Bibiyahe lang tayo mga kainsan. Hindi na natin nakita nung misan tayo nagniyugay kahapon. Kuha ng dalian na po, ay babalikan ko. Doon pa rin tayo mga kainsan. Pero hindi ko po napuntahan yung taas. Itong rambutang ito mga kainsan, itinanim 13 years na po ito. Ito po ay itinanim ko nung yung aking anak na panganay ay sinilang. Ang bilis din ng panahon ano? Kaya nga sabi nila, magtanim ka ng prutas habang bata pa mga kainsan. Aabutan mo yun. Yan naman ay pagkatanim mo eh, alawa. Pagkatanim mo ay hindi mo nababantayan na. Kaya lang syempre mga kainsan, nag-abroad na tayo na hindi natin naasikaso yung prutas. Parang ilan lang po yung punong nabuhay. Nasa ang ito ay nasa 50 ka puno eh. Pero kakaunti lang po yung nabuhay kasi nga yung iba napapagtalian, nasusukalan po na nayayapos ng bagay na malalaki. Ang maganda rin mga kainsang itanim kung kayo may mga lupang bakante, mangustin po. Talagang pag po namunga eh, ang mahal po ng kilo. Sa palengke eh, ang kilo po ngayon ay 350 po. Kung kayo ang pagtatalim nga po pala ng buto ng mangustin ay may teknik po yan. Di bibili po kayo sa palengke. Ay pala, hindi ko pa nasasabi sa inyo. Di ba bibili kayo ng, magtatanim po kayo ng mangustin, bibili kayo sa palengke. Ang gagawin po ninyo, yung buto po ng mangustan, di ba pagkasipsip po ninyo, ay inyo agad itatanim. Mali po yun. Ang teknik po sa mangustin, di pagkasipsip mo ng buto. Ang gagawin mo po, babalatan mo. Tatanggalin mo yung mga kulakulahod. Kumbaga, huhugasan mo siyang mabuti. Ay, papakita ko sa inyo, mga minsan. Yun po ay huhugasan mabuti hanggang sa maging kulay puti o lumabas yung kulay brown na may kulay puti. Huhugas na hugas po at yun ay tutubo. Pero pag yun ay pagkasipsip po ninyo ay itanayin nyo agad. Hindi po yung tutubo. Ang mangustin po ay masilan yung buto. Pero bago po siya bumunga, 8 years to 10 years. Pero sa, hindi mo naman siya sama kang matulog ka, pagkatanim ninyo niya. Yun lang ang tip ko mga kainsan, hugasan ninyo mabuti yung buto. Tsaka ninyo itanim. Tapos pag mga 3 taon na, 3 years na, doon sa pinakang tatamnan, saka nyo ililipat pag hanggang tuhod na yung taas. Yan, ito mga kainsan, no? May bago din yung pataniman ng mangustin, no? Yan, are. Yan, mangustanan po yan. Yan, nasa kaliwa ko po. Yan, farm po yan ang mangustin. Ay, talaga pong pag kayo ay sinurte, may mga ilang puno. Ay, ang laki po ng makukurta ninyo. 100,000 po. Yan, dito na po tayo sa Barangay Tamlong.
Ayan nga po. Ala, sige po. Sige po. Wala. Mga kaisan, hindi ko na rin pinutol para makita ninyo lahat ng dinadaanan ko. Walang tagpasan ay. Yan, mga palayan mga kaisan, oh. Hindi na nila pinapalay, gawa ng mura po. Mura ang palay po ay binabakante po. Sayang ano, pero wala tayong magagawa. Mura po ang palay natin. Sayang. Yan mga kaisan, dito na tayo. Walang bunga yung sampinit. Wild berry. Dini po tayo sa kinutsi. Sa kinutsi. Ang dami mong pit. Pare pa rin tinamaan ng kidlat. Yan mga kaisan, ang itsura ng tinamaan ng kidlat. Ang puno na mamatay yan. Yan. Nawawala po ang dahon. Ari po. Kinamaan ng kidlat. Nabandaan din eh. Naligaw na. Ah, mga kaisan, dito na tayo sa rambutanan. Ari, ari, walang bunga mga kaisan. Ang bilis lumaki ng puno. Nga ngayon ko lang uli nakita ito eh. Yan. Walang bunga ari. Apakalaki na ng puno ang bigla. Bilis lumaki eh. Ari, ang yan ng daming bunga mga kaisan. Ay, hinug na nga pala yung iba. Ayun mga kaisan. Daming bunga. Ah, kami nga pala mga kasi nagniniyog. Susunod po ako doon at tarilaan po ibinisita kong madali. Nagniniyog pa rin po kami. Aba, kailangan mo pag-akit din eh. Pagkataas naman pala. Yung iba mga kasi walang bunga oh. Yung ibang rambutan.
meron eh, parang kakaunti. Aray ko. Ayun mga kaisan, no? Mga rambutan po papunta doon, rambutanan po. Aray, ang daming bunga taas. Ay, may nangunguha na rin. Ay, mga kaisan, may nangunguha. Kaya lang, pinupulay. Okay lang pong kumuha. Kaya lang, ay, huwag pong puputulin. Oh. Nasisira. Nasisira po. Kinukuha pati hilaw. Oh. Pinuputol. Oh. Pinuputol. Mga isang kinakain din po siya ng ano. Oh. Alimos. Alam po ninyo yung alimos. Musang. Yan po. Yan mga kaisan. Oh. Mga kaibot po yan ng kuko. Oh. Mga wild alimus. Musang yung yan po. Oh. Mga kalmot nila yan. Yan oh. Napakadami. Pataas. Inaakit po. Mga kaisan, talagang yapos alak. Ay, si Bumbuy ang paakitin ko din sa susunod. Ay, talagang ako yan ang pagkabulog. Ay, mga kaisan, ay po, ang hinog po na rin kulay dilaw. Hinog na po yung iba. Mga kaisan, kulay dilaw po ang hinog. Yan. Hinog na po. Yan ang taas mga kainsan. Ako talaga ay hindi nasanay. Ay, dati ilang up lang sa akin yung ganito kataas eh. Hinug na yung dulo mga kainsan. Ano mo, sarap. Magdadala po tayo pa uwi. Nalaglag naman yung akay sako. Ay naku. Nalaglag. Titikman po muna natin. Tamis mga kaisan, tuklapin oh. Kakain po. Panalo. Panalo mga kaisan, tuklapin.
Tamis na. Mga kaisan, mataas na. Tayo uuwi na. Marami-rami na rin yung nakuha natin pampasalubong mga kaisan. Si Uto na lang ang paakitin ko po, si Bunso. Mga kakok. Nainervis ako mga kaisan, mahangin. Bababa na tayo. Ito nilagyan na naglag oh. Yan mga kaisan oh. Baka sa isang linggo hinug na medyo ano pa po, pero hinug na po kaya lang eh dilaw po talaga ang hinug nito oh. Ngalaos. Pampasalubong po. Kaligig ang tuhod ko ay. Aba. Mataas din. Dami din mga kainsa na. Si Bunso ang magaling pong umakyat. Si Bumboy. Ipaakitin sa matataas. Dami din mga kaisan na oh. Yan mga kaisan, sinilid ko na sa bag. Kita po'y pauwi na. At
alas 9 na po. Tayo po muna magniniyog naman. Susunod na natin sina Bumbuy at Bumbay. So, isang linggo namin babalikan. Hinog na. Ngal-ngal ay mga kahinsan ay. Kalikigan tuhod ko ay. Ang bulo ganun. Mahina sa akiyuhan at juhan. Natanda na nga tayo. Na mga kaisan, pauwi na. Kahit siya nung parang uulan na naman eh. Alas 9:30 na ando na po tayo. Yan mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.